Jet ski with jet ski. Good morning pala mga lods. Para sa ating mga jet ski owners, speedboat o kaya yung mga recreational boats. Ito na yung video na to ay para sa inyo because may deadline si Maritime Industry Authority to register yung sa mga ganitong vessel. So, si Maritime Industry Authority ay meron na siyang regulation na kailangan na pala itong i-register itong mga ganitong type na boat. And currently, merong Arin Amnesty Program which is valid until June 30, 2022. So take note mga lods, until June 30, 2022 na lang. Because itong circular na to is na-register, na-approve to last 2019 pa. And the amnesty program is was extended and extended na lang. Because marami pang mga unregistered recreational boats na hindi nagpapa-register sa Maritime Industry Authority. So, brain mo mga lods, itong vessel na to is nagkakalagay ng mga millions. Iba dyan, 1 million, 3 million, and 5 million to 11 million if malalaki na. So, this is not, most of them are not registered under the Maritime Industry Authority. So, while yung mga bangka natin nga is nire-register, no? So, why are these recreational boats are not registered? So, sa ganito, meron ng regulation at merong amnesty program. So, ano ba yung amnesty program, mga lods? I-explain ko sa inyo, ano ba yung tungtol sa amnesty program. So, for information sa lahat, no? Pag ganitong vessels kasi, if you are not registered yet sa as a new registration, marami kang requirements dito na kailanganin. Like for example, yung builder certificate, yung proof of tax payment nyo doon sa Bureau of Customs, at saka yung ownership ninyo, proof of ownership, ano pa dyan, yung letter of importation if it was purchased doon sa labas ng bansa. So if kung imported to, so kailangan pa ng letter of importation, or it was if it was locally constructed, kailangan mo ng builder certificate, kailangan mo ng approved plan, sketch plan, kailangan mo ng signature ng naval architect, kailangan mo ng construction certificate. So marami mga lods. So sa kagandahan ngayon if sa amnesty program, ito ay isang program ni Maritime Industry Authority na i-register nyo yung existing recreational boat ninyo na walang ano, walang masyadong pahirap, no? Hindi nila ni-require na yung mga proof of tax payment, proof of ano yan, builder certificate na yan, mga ano na yan. So just to register. So sa ngayon, kung may mga kakilala kayo, be sure na papuntahin nyo sila doon sa Maritime Industry Authority office, any office. Meron tayo available from Luzon, Visayas, and Mindanao. So, Region 1 to 13 or ano pa dyan. And the NCR also. So, until June 13 na lang yan, mga lods, na kailangan nyo silang register because mahirap to pag walang registration because aside from very expensive yung vessel natin at walang papel, at kung walang amnesty program, mahirapan tayong register to mga lods because of the strict regulations ni Maritime Industry Authority. So, naintindihan ko naman yung mga ganun because yung nga sa mga passenger boats natin, mga motor bangka, pini-phase out na sila. Tsaka napakahigpit yung regulations. The only problem is hindi natin alam and wala tayong idea. So, sana matuto tayong mag-ano sa regulations because hindi naman tulad ng LTO, no? Lahat ng tao alam na nila, but still may mga kulurum. And then, ganun din sa atin, sa fishing vessel, sa registry na mga vessels, ships, owners.
So dito muna tayo. And be sure na sabihan nyo yung mga alam nyo, kilala nyo dyan na may mga ganitong boat. So iparegister nyo na sa mga any Maritime Industry Authority office na hanggat mayroon pang ano, existing amnesty program. So good luck sa atin mga amigos and amigas. Thank you and bye-bye.